Magandang araw mga tol, update po natin ang laban ni Ryan Garcia versus Tank Davis. Ayon sa ama ni Ryan Garcia, naniniwala daw siya na matutuloy ang laban ngayong taon. Kumakalat din ang balita na nagkakasundo na ang dalawang kampo, 90% na daw ang negosasyon. Ngunit wala pang pahayag ang showtime tungkol sa bakbakan. Lumalaban sa The Zone si Ryan Garcia, samantala si Davis under ng showtime. Kaya mahirap maikas ang laban lalo na dalawang buwan na lang December na. Kaya alanganin na ang panahon para maipromote pa ang bakbakan. Sigurado matutuloy ito sa susunod na taon o kaya hanggang hamon na lang sa social media. Kaya abangan na lang po natin na mag-announce ang showtime kung talagang may nangyayaring negosasyon. Hindi pa nga na-finalize ang laban ni Spence versus Crawford. Isasabay pa si Ryan Garcia versus Tank Davis. Kaya sinabi ni Timothy Bradley mga tol, malabo daw ito mangyari ngayong taon. Sa ibang balita naman, Naoya Inoue, kumpirmado na isang Pinoy ang ka-sparring partner para paghandaan si Paul Butler. Ito nga po si Arthur Villanueva, may kartada na 34 wins, 19 KOs, may 4 na talo. Kailangan gayahin ni Villanueva ang fighting style ni Paul Butler para paghandaan ni Inoue. Isang magaling na boxer din itong si Villanueva mga bro, kaya magandang sparring partner ito kay Inoue. December 13 ang laban niya kay Paul Butler para sa bantamweight undisputed. Sa ibang balita naman, Cuadro Alas Casimero, nag-ensayo kaagad para baklasin daw ang dalawang ulo ni Rio Akaho. December 3 naman ang bakbakan sa South Korea, kaya dalawang buwan na lang bakbakan na. Ang malaking katanungan dito mga tol, sino kaya ang dehado sa dalawa? Alam naman natin na isang 3 division world champion si Cuadro Alas, samantala si Rio Akaho hindi pa ito nakahawak ng major belt. Pero isang veteranong boxer itong si Rio Akaho, aktibo pa sa laban ngayong taon. Nakadalawang laban agad na parehas panalo. Samantala si Cuadro Alas, huling laban niya August 2021 kontra kay Guillermo Rigondo. Kaya sino ngayon ang dehado sa pustahan mga tol? Kung si Cuadro Alas ang madehado, mas masarap tumalpak sa kanya dahil mas malaki ang panalo. Kaya abangan po natin na lalabas ang pangalan ni Cuadro Alas sa talpakan para makita natin kung sino ang dehado sa ads. Samantala, bago tayo magtapos mga tol, kung naghanap po kayo ng tayaan sa boxing, mag-message lang po kayo sa page ko para ma-register po kayo ng admin. Nasa pin comment po sa ibaba, maraming salamat po.